Yan. Thank you very much, Ma'am Shi. Ma'am Shi Angela Yulo, maraming salamat. Idol ko rin yan dito. Again, magpapakilala po ako. Ako po si Josa Lorena Aguilar. Ayan. Ako po ay isang presidential director. Nagawa ko po ito in 2 years and 9 months. Paano po yun? Mamaya i-discuss po ng isang Ma'am Shi. Sino po dito ang mga mommies? Yan. Ang dami palang mga mommies dito. Sino po dito ang mga asawa? Sino po dito ang mga, yon yung mga, ang tawag doon? Ilaw ng tahanan. Ayan. Sino po dito ang may pangarap na kapag nag-grocery kayo, lagay lang kayo ng lagay sa pushcart, hindi kayo tumitingin sa price tag? Sino yon? Mas malakas na hiyawan, mas makukuha niyo yung pangarap niyo na yan. Minsan lang rin po akong ganyan. Dahil kahit na po ganito, na okay naman yung buhay, kami pong mag-asawa, budgeted pa rin. Ako po ay anak ng isa pong mayor sa Cuenca, Batangas. Ang tatay ko po ang may-ari ng Alpha Insurance. We have 75 branches all over the Philippines already. Bakit ko po ito ginagawa? Dahil dito ko po nakita ang pangarap na pwede mo namang gawin na yumaman ka on your own, na hindi ka umaasa sa mana lang. Diba? Iba pa rin yung nakukuha mo yung mga bagay, yung may sarili kang success story. Hindi yung sasabihan ka na, ay, kaya lang naman may pera yan kasi mana lang yan. Diba? Kung kayo may pangarap sa sarili nyo, sa asawa ninyo, pati sa mga anak ninyo, I-FERN talaga ang nakagawa ng paraan para sa aming mag-asawa. Ang asawa ko po ay 14 years sa call center. Pero syempre po, naniniwala po ako bilang partner. Kailangan po, no, maintindihan nating lahat na ang kahinaan ng asawa natin ay kahinaan natin. Ang kalakasan ng asawa natin, kalakasan din natin. Ang success ng asawa natin, eh success din natin. Diba? Kapag sinabi natin, ay, yung asawa ko mahina, eh di mahina rin tayo bilang babae. Kaya kailangan po natin tatagan ang ating mga sarili dahil tayo po talaga, kaya wala masyadong lalaki dito. Kaya tayo po talaga ang magtataas, 'di ba, ng bandila ng ating pamilya. 'Di ba? 'Yun po yung kaya po tayo merong ganito. And sa I-FERN ko po nakita kung paano ko po mapapa-resign ng asawa ko kasi ayaw niya mag-resign eh. 14 years empleyado. Sabi ko magnegosyo tayo. Mangarap tayo together. 'Yun nga po, no, accumulated. Nagkaroon po kami ng 19 million income dito sa I-FERN. Nagkaroon po kami ng 3 magagarang sasakyan. Lahat po ng yellow na makikita ninyo, yung Benz, yung Jeep Wrangler, at yung Mini Cooper na padating na yellow, sa amin pong mag-asawa yun. Bakit? Yung asawa ko po sobrang negative. Kung ayaw kayo samahan ng asawa ninyo, okay lang. Huwag kayo magpahawa. Kasi yung asawa ko, sobrang negative niya rin. Pero hindi ako nagpahawa sa kanya. Ang ginawa ko, siya yung humawa, nahawa sa akin. Diba? Kasi kailangan hawaan nyo ng positivity yung mga asawa ninyo. Bakit ako nagsasalita dito? Dahil nangyari po sa akin eh. At gusto ko po ma-empower kayo bilang babae na wala po talagang hindi tayo makakaya. As long as gusto natin maibigay sa pamilya natin at sa mga anak natin ang gusto nating buhay sa kanila. Huwag po nating pigilan ang mga anak natin na mangarap. Dahil hindi natin nakuha, kailangan gawa natin ang paraan para sila rin mangarap at maisip nila na talagang makukuha yon sa I-FERN lang. So again, ito po papakita ko sa inyo. Ayan. Sa mga momshies na nandito, sa mga mare, sa mga sis. Ayan. Ito po ang company ng I-FERN. No? I-FERN stands for International Filipino Entrepreneur Resources Network. Nakaka-proud. Bakit? Dahil ito po ay Pilipinong kumpanya. Kesa sumuporta tayo ng ibang kumpanya na banyagang, di ba? Banyagang kumpanya. Suportahan natin ang sariling atin. Alright, this is the company. Again, urong ko lang to. Sorry, di ko kita. Ayan. So, more than 16 years na po siya sa multi-level marketing. And billion peso company, sobrang legal po. Bakit atin po itong building na to? Hindi po tayo tatakbuhan itong building na to. Tama? And next, no, marami po tayong, maraming tumutulong sa atin dito. Isa na po ang ating presidente na nakaupo po siya doon sa likod. No, very supportive father of the I-FERN Nation. Maraming salamat po, Sir Tom, for all the support. And of course, Madam Kim, for empowering these women to do the business at mangarap pa sa buhay through I-FERN. Also, no,
pakita ko rin po sa inyo, meron po tayong sariling building, meron tayong sariling warehouse, meron tayong sariling tall manufacturing. Also, we also have all the licenses and permits, FDA approval. Ito po yung mga anak ko na dyan. Ginagawa ko po yung negosyo, hindi po kailangan nasa bahay sila. Pwede nyo pong yakagin at isama mga anak nyo dito sa I-FERN. Wala pong time freedom and financial freedom ang makukuha nyo dito. Next po, no, ito po lahat ng mga certificates. You can download it kapag kayo po ay member na. Sa dashboard nyo, makukuha nyo yan. Of course, again, kanina ko pa sinasabi si Sir Tom. And siya po ay ang kanyang... Nababother ako sa mga... Yan. So, ang aking po, ang mission niya po is sharing prosperity globally through entrepreneurship. Yan po ang kanyang ginagawa niya po sa ating lahat. Tinuturuan niya po tayong magnegosyo. Sino po dito ang gustong magkaroon ng extra income? Kahit 500 to 500,000 per month. Diba? Ang hindi magtaas, mayaman na siguro kayo. Diba? Pero lahat tayo, extra income is extra security. Diba? Totoo yun, diba? 500 pesos na extra income sa isang araw, ulam na. Ilang kilong bigas na yun. Diba? So, hindi na natin iisipin na magugutom ang mga anak natin. So, yun nga po, no? This is, si Sir Tom po ay na-feature din sa Go Negosyo Hook. Kasama niya po dito sila Henry C., ang may-ari rin po ng Jollibee, si Tony Tan Caktiong, kasama niya po dyan. Si Vicky Bello, para dun sa mga momshies na gustong magpatabas sa mga taba, gora tayo doon, mga baby. Ayan. Also, no, kung makikita niyo po, ang dami pong award ni Sir Tom, locally and internationally. Yan po. Also, ang ating company, ang ating product, the Fern C, na-award pa po yan sa ibang bansa. Also, ang ating Fern D, no, na-award yan sa ibang bansa. Even the company, for 2 consecutive years, award po siya sa ASEAN Business Award. Ganon po kaganda ang ating kumpanya na nire-represent. Ganon po kaganda kapag kayo nagpa-member dito, ganon po kaganda ang kumpanya. Hindi po siya fly-by-night na company. Alright? Fern D was also awarded for 3 consecutive years. Ito po ang nakaka-proud dito kasi yung ating product, na-award pa po siya sa ibang bansa. Usually po, ang ina-award, no, yung mga galing ibang bansa. Pero ito, Filipino brand, na-award pa sa ibang bansa. Next natin, kung tatanungin nyo ako kung saan galing ang raw materials, galing po siya sa DSM, that is based in Switzerland. Meron pong headquarters in Singapore. Isa na rin po yung Glanbia, that's a US company. Diyan po nakukuha rin ang ingredients, no, for our one calcium. Kailangan natin yan, mga ladies. Yan. So, supplier din po siya ng ating mga cereal, mga Milo, ganyan, mga araw-araw nating tinitake. So, sobrang safe siya sa human consumption. Next natin, no, this one, ito po yan, binisit ng ating, and also the seals of approval. Sa safe din po siya, especially sa ating mga kapatid na mga Muslim. Pwede po yan, no? Quality, quality, quality blends, yan din po, kung makikita ninyo. Ito po yung ating flagship product, which is the Fern D Cholecalciferol. Doon po, naging sikat din po ito dahil po doon sa may mga irregular menstruation, sa may mga PCOS, at doon sa mga momshies na ngayon, maraming nabuntis dahil dito. Doon sa mga gustong magpabuntis, pwede rin naman po ito. Pero syempre, kailangan ng aksyon. Hindi po kayo mabubuntis kahit lumaklak kayo ng Fern D. Kailangan nyo po ng deposit. Yan, di ba? So, yun po. No? Pwede rin po siya sa mga bata. Also, marami po siyang nape-prevent and nato-treat ng mga sakit. Meron po ako personally, no, meron po akong kakilala na may psoriasis. Gumaling po siya dito. Even kapag kayo hindi kayo nakakatulog, pwede rin po siya. Alright? Next natin is yung Fern Active. Ang nung nakakatuwa dito, i-replace mo lang yung multivitamins na tinitake mo ngayon. Kasi ako po, ito mga vitamins na to, nakakatuwa. Ang ginawa ko po yung gastos. Ginawa ko lang po talaga siyang negosyo. Diba? Ganun po yun mga momshies, dun sa mga members na dito. Gagawin mo lang talaga siyang negosyo. Bakit? Nagkakaroon ka ng rebates mamaya, pag-uusapan yan. And this one, ang Fern Active, ang nakakatuwa. Tuwang-tuwa yung asawa ko. Kasi nakakalima ata siya nito, apat, tatlo. Gamit na gamit ang katawan. Bakit? Meron po siyang Viagra effect, no? So, meron po siyang vitamin B complex na target rin po niya sa mga ugat-ugat. Doon po sa may mga, mommy ko po personally, meron po siyang, ano yun, yung carpal tunnel. Na parang lagi namiyamanhid din yung kamay niya. Ito po yung tinitake niya. Nakakatuwa kasi talagang maintenance niya na to.
So, ito po siya. Next po natin is the calcium. Di ba po tayo, pag tayo ng anak, kailangan po natin ng calcium. This one is very safe. Bakit? Galing siya sa milk ng cow. Alright? So, next natin is the fern flex para po dun sa mga marurupok na mga buto-buto din. Yan. Pwede po ninyo i-take din ito. Bakit po, no? Maganda rin po siya dahil undenatured collagen siya. Meron siya magandang effect sa buhok at sa skin. Okay? I think we are all learning. And next po natin, no, fern coffee. Sino mahilig dito magkape? Diba? Kanina sa mga nakapagkape, nagkape na kayo, nagvitamins pa kayo. Okay, every day palitan niyo lang yung mga tinitake yung sobrang tamis na brand. Palitan niyo nito, hindi siya matamis. Sakto lang yung panlasa niya. Nagvitamins pa kayo. All right, next natin Silver Fresh. Ako po ito, ang daming gamit nito sa akin. Silver Fresh with Silver Ion Technology. Apat po na klase ang ginagamit ko dito. Of course, number one, Aphrodite and Artemis. My daughters are using this toothpaste, right? Right? Okay, nagtitake po sila nito, toothpaste, pwede rin po siyang ointment, pwede rin po siya sa minor cuts, gawin niyo po siyang parang sabon para mabilis matuyo ang mga sugat. Next naman po, pwede rin siyang feminine wash. Okay, meron din po dito, ginagamit din po sa mga singit-singit, nakakaputi daw siya. I-try niyo, before and after, picturean niyo sarili ninyo. Tawang-tawa. Para may picture ako yung sarili ko. Teka lang, ha? Okay. So, yan, oh. Next natin, Aurora. The Aurora products that we have. This one is the lotion and the soap. Ang nakakatuwa dito, kung ano po yung ingredient na nandun sa lotion, yun din po yung nasa soap. So, insect repellent din po siya. You don't have to buy the chemical na base na sobrang matapang. Kapag kunyari sa mga lamok, pwedeng ito yung i-take ninyo. And then, meron siyang argan oil, Swiss apple stem cell, and aloe vera. Doon po sa mga mommies dito, magne-name na ako ng branda who are using Cetaphil, Physiogel, Dermatrix, ano pa ba yung mga yon? Mostela, ang mamahal nun. Dati po, yung tatlo kong mga anak, iba-iba po sila ng lotion. Wala na po kaming inuulam. Lotion na lang po binibili ko. Na joke lang. Pero yun, no, this one, nakakatuwa kasi mabilis siya maghiyang sa mga anak ko. Kung nangyari po sa akin, dahil po all natural siya, hindi po siya chemical-based, nakakatuwa kasi hindi na rin ako bumibili ng mga patch na nilalagay natin sa mga bata, ang laking tulong niya kasi insect repellent na siya. Okay? So yun nga po, no? Next natin is the day and night cream. Nakakatuwa dahil meron na siyang SPF 15. Para na siyang foundation or BB cream natin. So it's para siyang powder base siya. You can use it in the morning. And then sa gabi naman, you can use the night cream. Meron na rin siyang vitamin C. Okay? Para matulungan yung ating skin na talagang magpahinga. Nakita niyo naman yung skin ko. Diba? Iba din. Dahil yan sa Aurora. Alright, next natin is the face serum and the eye cream. Doon sa mga mahilig maglagay ng mga bagay-bagay sa mga mukha nila, 'di ba, tuwing gabi para makapagpahinga. Kailangan natin 'yan. Bakit? Kailangan natin magpaganda para hindi sumakabilang bahay ang asawa natin. Tama? Kailangan natin mga mamshies maging maganda para sa sarili natin, 'di ba? Hindi para sa iba. Diba? Pwede rin naman para sa asawa natin, pero kailangan natin maging maganda. Yun talaga yung gusto ko. At makakatulong ang Aurora product sa atin. And ako, personal favorite ko, ang face serum at ang eye cream. Okay? So, yun nga po, no? The package inclusion, ito po siya. Kung makikita ninyo, meron na rin po siyang kasamang accidental insurance. And then, this one, these are the package. Standard, premium, and premium plus package. Siyempre, hindi kayo gaganda at yayaman dito kay I-FERN kung hindi kayo members. Tama? Yes. So, there you go. That's my part. Gusto ko pong sabihin sa inyo na kahit kayo po ay nanay, pero meron kayong pangarap sa buhay, gusto nyo magkaroon ng extra, gawin nyo po ito. Bakit po? Dahil nangyari po sa amin na nagbago ang buhay namin. Katulad po ng isang papakilala ko sa inyo, dati po siyang admin staff sa Globe Telecom. Isa po siyang single mom, alright? 3 years full-time niya ginagawa ang I-FERN. Hyper Beast Jordan Club member, consistent top distributor nationwide.
Naging I Getaway Balisin qualifier din po siya. Sino dito mga gustong umaura sa Balisin? Oh, 'di ba? Sino ang gusto umaura dito sa beach? Nakala mo mga 20 lang yung bewang. Yan. Also, a LV Club member, Triple Rolex Club member, Double Luxury Car Club. And living now in one Shangri-La place, condominium dito, 'di ba? Accumulated income is 19 million. And again, a presidential director, multi-millionaires club member, of course, a mini lady club member. Yes. The fantastic morning! Ayan, gising pa po ba yung ating second batch? Yan, dapat ganun yung energy, no? Kayo po ba yung mga kanina hindi nakapasok? Tama po ba? Ayan, salamat naman po at kayo ay nagtsaga pa ulit ng another time para pakinggan po ang ating RBA. Ayan, maraming salamat po. Maganda po ba ang ating produkto? Sino po pala ang ano natin? Mga guest, mga VIP guest po natin ngayon na hindi pa member. Sige po, wag po kayo mahiya. Taas niyo po, ayan. So, meron pa mga hindi members. Kala ko mag-NDO na tayo eh. Diba? So, maganda po ba yung produkto ni I-FERN? Yes! Okay. So, eto na po, no. Ako po ang natasan para i-present naman po sa inyo yung kitaan. Excited na po ba? Yes! So, dito po sa I-FERN, hindi lang po isa, dalawa, tatlo ang kitaan. Kundi, anim. Okay? So, ang una po is retail sales. So, familiar po ba sa pagre-retail? Doon sa mga mamsi nating may tindahan, di ba, bibili kayo sa palengke, bebenta nyo may tubo. So, ganun din po dito sa I-FERN ang retail sales. So, ito po, yung listahan po natin ng products, no, ng price list, pwede nyo po siyang hingiin doon sa mga taong nag-imbita sa inyo. Pero, bibigyan ko lang po kayo ng isang sample kung gaano kalaki yung madi-discount po ninyo sa produkto once na mag-member po kayo kay I-FERN. Okay? So, kanina diniscuss yung vitamin D. Naalala po po ba? Your daily dose of sunshine even without the sun. The flagship of our company. Friendly 120 soft gels po, mabebenta natin siya ng 1,280 pesos. Mura po ba? Yes, murang-mura, di ba? Pero, mabibili natin siya pag member ka ni I-FERN ng 780 pesos. Grabe, di ba? At dahil dyan, tutubo ka ng 500 pesos. Grabe, di ba? Okay na po ba yung 500 pesos as additional income? Yes. Pero wait, there's more. Kasi nga, unang kitaan pa lang to kay I-FERN. Yung number two is the fast start commission. In layman's term, direct referral. Diba? Kanina, nabanggit po yung standard, premium, premium plus yung packages natin. Tama? So, sa standard package na mabebenta po natin, bibigyan kayo ni company ng 500 pesos saying thank you na nakapag-refer ka sa company natin. No? At pag premium naman po, 1,500. Pag premium plus, 3,500. Diba? Ano pong masarap ibenta? Sige nga. Oh, premium plus daw, sabi nila, diba? So sa madaling salita, per package po na i-avail po ng mare-refer natin is 500 pesos po ang ibibigay sa atin ng kumpanya. Okay? Number three, the team sales commission. So, dito na po papasok yung pairing bonus or yung cycle. Okay? Okay lang po ba dun sa mga nakikinig or sa audience natin na himayin ko po yung team sales commission para mas maintindihan? Lalong-lalo na po doon sa mga first time maka-attend ng ganitong seminar. Diba? Baka iba hindi pa maintindihan yung bilog-bilog, cycle, pairing bonus, diba? So, explain ko po sa inyo ng mas malinaw. Okay? Sa Team Sales Commission, TSC, emphasize ko lang po yung team. Okay? Kasi bakit? Hindi mo to gagawin mag-isa kapatid. Parang mini ladies, ano lang, club. Diba?
gagawin mo to with your team. Yung taong nag-imbita sa'yo, tutulungan ka nila at the same time, yung may imbitahan natin, tutulungan din natin. Okay? So dito sa Team Sales Commission, magke-create lang po tayo ng left team sales and then right team sales group. Okay? One package is equivalent to one account, one point. So sa Team Sales Commission, pag nag-point ka sa left, nag-point ka sa right, cycle po ang tawag doon. Magpe-pair po iyon. Okay? For example, ikaw si Maring Kim. No? Eto ka. Ikaw yung nasa ibabaw. No? Meron kang kumpare, kumuha ng standard package. Si Paring Tom. Natatawa sila. Uy, gising pa sila. Diba? Si Paring Tom, kumuha ng standard package kay Maring Kim. Going back sa fast start commission natin kanina, magkano po ang ibibigay ni I-FERN sa atin? Very good. Ay, nakikinig. So, sa fast start commission, meron si Maring Kim na 500 pesos. Ngayon, may isa pang kumpare si Maring Kim. Si Paring Manny. No? Si Paring Manny, kumuha din ng standard package kay Maring Kim. Again, magkano po ibibigay ni company as fast start commission? 500 pesos. Ngayon, sabi ko kanina, sa team sales commission, one package equivalent to one account, one point. At sa team sales commission, pag may one point ka sa left, one point ka sa right, magsa-cycle siya. Tama? So, meron din po tayong tinatawag na graduating pair, which is ito po yung bracket. 1 to 10 cycle or 1 to 10 pairs is 1,200. 11 to 20 cycle or pairs is 1,400. 21 unlimited pairs is 1,600. So, ito pong pair na to, saang bracket siya kasama? 1, 2. Meaning to say, meron siya kaninang 1,000 plus 1,200 as team sales commission sa dalawang kumpare na kumuha ng standard package. Ngayon, total of 2,200. Eto, may good news. Dati kasi negative ako sa network marketing. Ang mindset ko, sino nauna, sila lang kikita. May nakaka-relate po ba? So, mali, mga kapatid, may advantage pag nauna ka. Kasi bakit? Si Paring Tom nakakuha ng comparing A and comparing B. No? Same structure kanina kay Maring Kim. Tama po ba? Kita? Same structure. Meaning to say, si Paring Tom kumita din ng 2,200. Ngayon, si Paring Manny ganun din. Tinuruan din natin, nakakuha siya ng C at ng D. Magkano kinita ni Paring Manny? 2,200 din. So ngayon, sabi ko nga, may advantage pag nauna ka. Okay? Ibig sabihin, may one point ka dito, may one point ka dito, magsa-cycle siya, another 1,200 para sa'yo. So, syempre, meron pa ditong one point, dito may one point pa, another one, ang gagaling ng audience ng batch to natin, no? Alerto. Another 1,200 ulit. Total of 4,600. Diba? Kumita si Paring Tom, kumita si Paring Manny, kumita ka din. Kaya nga, helping people yung negosyo natin. Tutulungan lang natin silang kumita para kumita din po tayo in return. Okay, eto pa may good news. Pag nagpalaki ng Pilipinas si A, nagpalaki ng Hong Kong si B, nagpalaki ng Singapore si C, nagpalaki ng US si D, lahat po yan pasok sa'yo as points.
So dyan na po papasok yung unlimited 1-6, di ba? Sabi nga ni Apply Nel, 1-6, 1-6, 1-6, 1-6, 1-6. Diba? So, eto po siya, yung team sales commission natin. Upline May, paano naman po pag halimbawa yung isa kumuha ng standard, yung kabila kumuha ng premium, hindi po siya pantay, okay lang po yun. Parang yung structure po dito, diba? Since point system po tayo, nakaabang lang po yung susobrang puntos sa kabila. So, pag may nahanap ka na ulit sa kabila, papalo na lang po ulit siya. Maliwanag po ba? Yes. So under Team Sales Commission, ayan. Pag nag-start ka as one account, maximum potential income mo po is nasa 576,000 pesos. Pag premium naman po is 1.7 million pesos. Pag premium plus is 4 million pesos per month. Grabe no, milyunan na. 'Di ba? At pagtaas ng rank po ninyo, pagtaas din ng cycle na pwedeng pumasok sa iyo. Pagtaas din ng maximum potential income para sa atin. Maliwanag po ba? So ayan, under Team Sales Commission din po, meron din po tayong tinatawag na i-lifestyle point. Ito po yung pinaka safety net ng company natin. Every fifth pair papalitan siya ng ito, e-points or i-lifestyle points, no? Na pwede mong ipalit sa Sodexo gift certificate, Petron, familiar po ba dun sa nakapost sa Facebook na Petron card sa mga luxury cars? At the same time, luxury shopping, lifestyle GC, Alpha Land, di ba? So, hotel accommodation, airfares, and I-FERN products. Ganyan po ka-generous yung kumpanya natin, no? So what else? Number four is the rewards and incentive. Okay? So meron po tayong mga rank advancement. Pagka nag-rank advance ka, ito po ay no demotion, no reversion, no time frame. Grabe no, ang ganda ng ano sistema ni I-FERN. So mag-uumpisa po tayo pag bumili kayo ng package or packages as distributor. Magra-rank ka into associate pag naka 11 cycle ka, pag naka 20 builder, at pag natungtungan nyo po ang team builder which is 100 cycles, no? Meron na po kayong 20,000 incentive aside po dun sa kinita po ninyo. So for example, 100 times 1.6. Oh, pagpalagay na natin 160,000 sa isang account. Tapos meron ka pang 20,000. Okay na po ba yun? Yes! Diba? So, pagtaas ng rank mo, pagtaas ng cycle, no, na required, meron siyang kaakibat na rewards and incentive. So, kanina po, inintroduce ako as one of the presidential director, no, dito sa ating business. Ibig sabihin, presidential director, minimum or at least 5,000 cycle dapat meron ka. Okay? Binigyan na po ako ng company ng 525,000 rewards and incentive. Grabe, di ba? And take note, mga kapatid, per account po yung pinag-uusapan natin. No? For example, premium plus kinuha mo, lahat ng pitong account na yan, entitled mag-rank advance, entitled mabigyan ng rewards and incentive. Grabe, di ba? At eto pa, ang pinaka-highest, ganito ka pioneer si I-FERN, guys. Yung pinaka-highest rank pa lang po natin dito is the Ruby Presidential Director, which is dalawa pa lang po yung nakaka-reach niyan. Nabigyan na po sila ng 7 million pesos. Grabe, di ba? Yung isa po si Upline Zach Lopez and yung isa naman po si Upline Des Lacerna. Okay? So what else? Under rewards and incentive, yung mga incentive natin, pwede mo siyang gamitin. So same dun sa e-points, no? Sa Alpha Land. Familiar po sa Alpha Land? Sa mga TikTokers dito, for sure, madalas nyo siyang nakikita. Diba? Ito yung bakasyonan ng mga mayayaman. Okay? So, ano pa? Yung mga luxury cars,
pwede nyo din pong gamitin yung rewards and incentive po ninyo dyan. Yung mga dream house natin, imagine niyo po ha, itong mga picture po na naandyan, yan, left and right. Ito po, mga grand upline sa I-FERN. Grabe, di ba? Hindi po siya picture lang na kinuha sa internet. Ito pong unang picture kay upline desk po, yan yung 001 natin. Yung pangalawang picture na may Olympic size halos na ano, di ba, swimming pool. Kaila upline Melex ito. Diba? At ito naman pong nasa ibaba na modern house. Sa grand upline po namin ito sa Gilas, upline market. Grabe, diba? Ito naman po, no? Kina-upline Ken and Rain sa Valle Verde. Grabe, diba? So, ito po, rewards and incentive. Since per account siya, kung marami kang accounts, marami yan pag naipon. Tama? What else? Furnitures and appliances, hindi lang bahay, kapatid, pati laman ng bahay, ibibigay ni I-FERN. Diba? Eto pa, yung mga nagkikinangan na diamante, Rolex watch, mga alahas na mga top earners, galing din po yan sa rewards and incentive. Okay? Eto na, yung number 5, group sales rebates. Familiar po ba sa SM Advantage? Yung pagka bumibili ka, may puntos, may rebate ka, di ba? So ako kasi, dati ako negative sa multi-level marketing, by the way. Na ang mindset ko nung nagsisimula ako, bakit ba nila ako pinapakuha or pinapahanap na magbebenta, inagbebenta nga din ako. Di ba? Ganun po ako mag-isip before, no? Yun pala, no, since first timer po ako sa ganitong klaseng negosyo, yun pala, pag nakakuha ka ng mga members na magiging under mo, pag nagre-reorder sila ng products, meron ka ding kikitain. Grabe, di ba? Gumagamit lang yung mga member mo sa ilalim. Papalitan lang nila yung mga ginagamit nilang produkto. Tapos, ikaw, ganun din, may kita ka pa. Diba? Ito pong group sales rebate, magsisimula to sa direct referral mo. For example, kanina dito si Maring Kim. First level niya si Paring Tom and si Paring Manny. No? Second level, itong nasa ibaba. Third level, hanggang pababa. Okay? So, pag distributor ka to team builder, up to 8 level, makakakuha ka ng rebates. No? Pag naman field manager, hanggang 9. Pag FBP ka, 10. Pag SFBP, 11. At pag presidential director ka, up to 12 level po, may makukuha kang rebates. I-apply may, paano po pag alimbawa naka-12 na ako, tapos naka-direct pa ako ulit. For example, si direct, nilagay mo sa 13th level. Okay pa po tayo? Kunwari, si direct, may 12 level ka na, nilagay mo sa 13th level. No? Si direct na nasa 13th level, considered as first level ulit yun kasi direct referral mo siya. Meaning to say, kahit nandun siya, up to 12 level ulit, pag nag-PD ka, may makukuha ka ulit na rebates. Okay, maliwanag po ba? Yes. Number 6. Bilis, no? Ang number 6 po natin, future plan. No? Ito po ay 2%. Nang kikitain ng buong grupo mo annual sa'yo pa mapupunta. Grabe, di ba? So, kayo na po mag-compute niyan. No? Okay lang po ba? Naintindihan po ba yung 6 ways to earn natin? Yes! So, okay lang po ba dun sa mga non-members natin na tulungan ko po kayong mag-decide kung ano pong package ang kukunan ninyo? Okay lang po ba? Yes! So, meron pa po tayong tinatawag na family package. Okay? Di ba sa Premium Plus, bibili ka ng 7 accounts. Tama? So, amounting siya ng 59,500 pesos. No? May babalik sa yung produkto na 66,000 pesos. Okay lang po ba yun? Oo naman, di ba? Sobra pa nga dun sa ibinayad mo eh. Tama? So, ngayon, may libre pa tong negosyo. Grabe, no, nagpalit ka lang ng brand, may libre ka pang negosyo. No? At the same time, nung nag-join ka,
automatic, meron kang 6,000. May negosyo ka na, may produkto ka pa, may 6,000 pa. No? Eto, sino sa inyo ang gustong kumita ng mabilis at malaki? Sige, taas ang kamay. Mabilis at malaki. Yan, madami, no? So, eto po yun. Imagine ninyo ha. Siyempre, bilang isang negosyante, hahanap ka din ng kagaya mong gustong kumita ng mabilis at malaki. Tama? So, eto mga kapatid, alam nyo ba na sa apat lang, sa apat na tao ka lang magsisimula? No? Sa first level mo, makakakuha ka ng apat na tao, same package ang kukunin, kagaya ng kinuha mo, meron kang 42,000 pesos. No? So, syempre, yung apat na yun, for sure, tatanungin din natin, gusto mo bang kumita ng malaki at mabilis? Diba? Kung ano yung sinagot mo, sigurado yun din ang isasagot nila. Diba? So, first level mo yung apat, sa second level mo, yung apat, kumuha din ng tiga apat, so may 16 na katao. Okay? Doon sa second level mo, meron kang 150,000 pesos na kikitain. No? Imagine niyo 'yan, no? Sa third level mo, yung 16, syempre, ganun na 'yun eh, duplication na, no? Kukuha din ng tig-a-apat. So sa third level mo, merong 64 na katao. No? Ang kikitain mo diyan is 500,000 pesos. Grabe, no? Imaginein mo, nagsimula ka lang sa apat, eh pwede mong gawin yan in 2 months siguro. First week, apat na tao. Second week, yung apat nila. Diba? Tama po ba? Yes! So, one-time payment, pero unlimited na yung magiging income nyo dito. Okay? So, eto pa, yung another good news, no? Since nakalagay dyan, premium plus versus family package. Family package, ano naman meron dyan applying? 35 accounts. Apply ng dami naman, 35 accounts. Kapatid, 5 family members mo, member na ni I-FERN with 7 accounts each. Pag family package ang kinuha mo. Amounting yan ng 297,500, no? Worth 330,000 pesos na products. Lugi pa po ba tayo? Hindi. Diba, numbers pa lang, ilamang na yung produkto, tama? So ngayon, libre na din yung negosyo. 5 family mo na, or kasama ikaw, plus 4 na family members mo na, may lifetime business na kay I-FERN. Grabe, diba? So imagine mo, nag-join ka lang at yung pamilya mo, may babalik na sa inyong 70,000 pesos. Wala pa kayong ginagawa. No? Sabi nga nila, helping business, oh, tutulong ka na din naman sa unang 4 na iimbitahan mo, eh, di idamay mo na yung 4 na pamilya mo. Tama po ba? Yeah. Sino bang gusto mong payamanin muna? Yung iba o yung pamilya? Oh, very good. Diba? So, syempre, sabi ko, same with Premium Plus, hahanap din tayo ng 4 na kagaya ng kinuha mong package. No? So, sa first level mo, kikita ka dyan ng 200,000 pesos. Malaki po ba yung diferensya? Yes. Malaking malaki, di ba? So, sa second level mo, yung 4, ganun din. No? Kukuha din ng 4, so 16 na katao sa ilalim. No? 16 na kukuha ng family package. Sa second level mo, meron kang 700,000 pesos. Imaginin mo kapatid, oh, second level mo pa lang, millionaires club ka na. Diba? Compare dun sa kabila, third level mo, 64 na tao. Diba po? So, dun pa lang, anong gusto nyong kausapin? Yung 64 na tao, yung 16 na tao. O, dun na tayo sa mas makakabawas ng boses. Pero, grabe naman yung resulta. Okay po ba? So, ngayon, kapatid, tanungin kita, ano ang pinaka-the best package ni I-FERN? Yun naman pala, malino naman pala. Again, I am your Presidential Director and Multi-Millionaires Club Member, Mini Ladies Club Member, upline my Bantados. So kung nakinig po kayo, ayan, kung nakinig po kayo
sa una at sa pangalawang nagsalita, mas pakinggan nyo po itong huling magsasalita. Grabe, di ba? Siya lang naman po ang magpapakita sa inyo or magbibigay pruweba sa inyo na talagang nakakabago ng buhay si I-FERN. Okay lang po ba? Extend pa tayo ng kaunting oras? Kaya pang makinig ng 5 minutes? And 3 hours? Ayos daw! Mukhang ba-batch 3 pa tayo. Di ba? So, eto na po, no? Yung sunod na magsasalita. Dati lang naman po siyang pharmacist assistant. Grabe, kilala na nila. Pharmacist assistant na kumikita, parehas po kami, 8,000 per month. Grabe, di ba? Pero dito kay I-FERN, 2 to 3 million per month po ang kinikita nitong taong to. No? Excited na ba kayo? Talaga? Gising pa sila. No? Bago ko ipakilala itong taong to, panoorin po muna natin itong video. Good morning! Ayan, para po masaya tayong araw na ito, no, meron pong nawawalang papel. Okay? Nakita nyo po ba yung sinulatan nyo ng mga papel nyo po kanina? Doon sa baba? Ha? Meron ba nakapag-tago po? Ha? Meron? Kasi meron po tayong raffle. Doon po kasi nakasulat yung mga pangalan nyo. Kay pwede pakihanap. Baka natatago nyo po dyan. Wala? Ayan. So yung mga nasa baba po kanina, nawala ba kayong nakip kung sumulat kayo doon? Sumulat lang. Ayan, paano ba yan? Di wala na tayong raffle. Okay. 26 pieces pa naman ng ano yun? Mini mug. Na napaka-social. Ayan, so sige po hanapin nyo, no? Pero bakit ganon? Para mas excited kayo dun sa parapol. Hindi kayo excited sa akin. Ayan, isang palakpakan naman dyan. Unfair kayo, ha? Pag parapol, ang bibilis ninyo. Okay, so sino po yung mga guest po natin ngayong gabing to? Taas po ang kamay. Ayan. Sige, wag po mahiya. Sige po, taas po ang kamay. Kasi dalawa yung raffle ticket nyo eh. Ayan, pwede ba palakpakan natin sila? How about po yung iba? Anong ginagawa? Member na ba? Ayan. Ah, support, no? Ayan, so anyway, today po, no, sobrang swerte natin, no? Kasi this is the first I-FERN Mini Ladies Club event. No, and of course, no, ngayong gabi po na ito, sobrang swerte po natin. Nandun po sa likod yung ating pong president and CEO si Sir Tom. No, and of course, no, si our mother po, no, siya po ang may kagagawan kung bakit po tayo ay may main mini ladies ngayon. Okay? So si Madam Kim. And yan po, no? And of course, meron po tayong celebrity guest nandun sa likod. Ayan. So, welcome po natin kay I-FERN. Isa na rin po siyang I-FERN member. Si Denise Laurel. Wow, ayun. Ayan po, no? Busy-busy po kayo dito kasi sa totoo lang, maganda po ba yung nakita niyong presentation kanina? Yes! Nakakabaliw ba yung makitaan? Yes! Ayan, so ito po ay second batch na, no? Tayo daw po ay nasa 500, no? Kasi punong-puno po yung taas kanina, tapos yung baba, tapos I think kayo po yung mga nandun sa baba, kaya kayo po yung may raffle mamaya. Okay, so syempre sa ganda, no, nung nakikita nyo dito, hindi nyo napapansin may celebrity na dun sa likod. Okay, so pero
Saglit lang, no? Pwede bang hihingi lang ako kahit 10 minutes lang? Ako muna celebrity? Okay, so my name is Desla Serna. So tama po si Mai. No? At ako po ay dating pharmacy assistant sa Watsons. Alam niyo po ba yung Watsons? Ayan. So sino po dito yung bumibili sa Watsons ng gamot? Ayan. Ako po ay isa sa mga tagabigay ng gamot doon. No? Ang trabaho ko po, pharmacy assistant. Now, as pharmacy assistant, ang sweldo ko po, 8,000 every month. So, 8,000 pesos a month. Okay, 8 hours po nakatayo araw-araw, kaya po hindi na po ako tumangkad. Mabuti na lang may konting ano, platform dito. Na yun, tuwang-tuwa ako every time na ano po no na i-invite nila ako doon sa mga big event ni I-FERN kasi medyo mataas-taas ako doon. No, kitang-kita nila ako. Buburahin ko lang konti, ha. Yan, so kitang-kita nila ako dito, pero ngayon kasi nakaupo na kayo diyan. So, at least kita niyo ako. Kasi marami po, no, pag pinapi-play yung video ko, sabi nila, ayan ba yung kumikita ng malaki? Parang hindi naman siya mukhang ano, kumikita ng malaki. Kasi nga daw, maliit daw po ako. No, hindi daw bagay yung income ko, no, doon sa height ko. Diba? So, pero okay lang yon. Okay? So, mayaman naman. Because of I-FERN. Yon. So, as pharmacy assistant, ulitin ko po, ang sweldo ko po, 8,000 pesos per month. Okay? So, 8 hours po ako nakatayo araw-araw. Okay? So, by the way, bago po ako mapapunta po no, sa Watsons, i-share ko lang po yung story ko, no, no, bago po ako mapapunta dyan. So, ako po ay from Quezon Province. May taga-Quezon ba dito? Ayan, wow, may mga taga-Quezon. No, so, yung amin pong bayan, no, isla po, no, yung aming lugar, sa Gumaca, Quezon. Alam nyo ba yon? So, yung Gumaca, tatawid po kami ng isla. May isa pong isla doon, may tatlong bayan, Quezon, Alabat, Perez. Nandun po kami sa pinakadulong-dulo. Okay, so doon po ako galing. No, and yun po no, yung aming isla nung ako natatandaan ko noon, no. Parang mga apat lang po ang sasakyan sa loob ng isla. No, wala pong hospital doon sa loob. Tapos wala pong mga kakakabit pa lang yung mga kuryente. 'Di ba? Pag bumagyo ng malakas, tapos nawala ng kuryente, isang buwan po kaming walang ilaw. Okay, so ganun po yung lugar namin. No, so ako po ay bunso sa anim na magkakapatid. No, ang tatay ko po ay ang trabaho nagkakatay ng baboy sa palengke, ang nanay ko naman may maliit na tindahan. No, so nung bata pa ako, no, sinama ako ng mga magulang ko sa kabilang isla, no, para po bumili ng mga paninda. No? And then, nung bumili po kami, nakakita ko isang buong pamilya, 'di ba? Parang ang saya-saya nila, mapuputi, 'di ba? Tapos nanganakabihis, tapos mukhang mababango, 'di ba? Tapos nakakotse, tapos nakatira sa magandang building, sa malaking building. No? So sabi ko, nagtataka ako, sabi ko, bakit ano? Bakit mayaman sila? No, so yung tatay ko hindi siya makapagsalita. No, sabi niya lang sa akin, basta pwede naman tayong yumaman din. Okay, so tinanong ko yung tatay ko, sabi ko, anong kinagawa nila? Sabi niya, yan si doktor ganito. So sabi ko, pag doktor pala mayaman? Okay, kasi ang gaganda po ng mga suot nila eh. Yung typical na suot sa probinsya, 'di ba? Alam niya naman naka-short lang, naka-chinelas, minsan butas-butas pa yung damit. 'Di ba? Ganun po yung sa amin. Yung nakakita ako, sabi ko, ba't parang ang yayaman nila. So, sabi daw doktor. So, naisip ko po, no, tumanim sa isip ko, gusto kong maging doktor, gusto ko yumaman. Sino po dito yung gusto yumaman? Halos lahat naman tayo, 'di ba? Sabi nga nila, ba't mo pa tinatanong 'yan?
common sense yan, gusto lahat ng tao yumaman. Okay, so lagi ko tinatanong, bakit mayaman sila, tayo mahirap? Okay, so hindi po masagot yun ng magulang ko. So hanggang tumanim sa isip ko, gusto kong mag-aral mabuti, mag-doktor. No, so sabi ng tatay ko, tuwing tatanungin ako, anong gusto mo maging? Gusto ko maging doktor. Okay, so yun po ang lagi kong sinasabi. So sabi niya, sige, mag-aral ka mabuti at ikaw ang kauna-unahang magdo-doktor sa pamilya natin. Kahit wala tayong pera, ikaw ay magdo-doktor ka. So elementary po, sa province pa rin ako, high school. Okay, ako po ay isang kapatid ko nakapag-abroad, tinulungan nila ako makapag-aral, nakapag-private school po ako. No, dito sa Manila na. No, sa San Sebastian sa Manila. Maganda ba? Social? Ayan. Kasi noong time po na yun, pinapapili nila kung saan mo gustong mag-aral. Sabi ko dun sa maganda ang uniform. So, sa San Sebastian po ako. Then college, no? Gusto ko pa rin talaga. Tinanong ulit ako, siguro tinitingnan ng magulang ko kung magpapalit po ako ng, ano, no, ng sagot. No? Pag tinanong nila, ako nung gusto mong maging? Doktor pa rin. No, sabi niya, sige, isang kapatid ko nakapag-abroad, so tinulungan po ako makapag-aral. No? Pupunta po ako sa Lasal. Okay, I took up BS Biology, I took up Medicine. Okay, so medyo sosyalan, tama? Pero wala po kaming pera. Okay, so ganun pala yung mga magulang, no? Kung para sa anak, kahit walang pera, gagawa ng paraan. Tama po ba? Kaya nga yung mga babae, talagang ano eh, di ba? Yung mga magulang, lalo na nanay, no? Talagang ginagawa ang lahat para sa anak. Okay, so nakapag-aral po ako. Okay, kaya lang, in the middle of my study, hindi po naging maganda yung father ko, namatay. So malaki po yung impact sa family namin. And then after that, yung lola ko, yung tita ko, and then isang buong taon, halos maubos po kami. Kasi bakit? Ang daming na ospital, ang daming namatay. Yung akala ko, pag gano'n na kami, biglang pabagsak pala. May naka-experience na ba sa inyo ng gano'n? Okay? And ang hirap po, no? Kasi bakit? Dumadating po sa point, nag-aaral po ako sa Lasal, pero kadalasan, ang pamasahe ko, papunta na lang. Yung pauwi, wala na. Pag sinabing diskarte, ano yon? Utang na, tama? So, papunta lang yung pamasahe ko, pabalik, wala na. Pero gustong gusto kong mag-doktor. Okay, so, kaya lang po, no, dumadating talaga sa point, minsan pag uwi ko ng bahay, bakit madilim ang bahay namin? Yung pala, wala nang kuryente, putol na. Diba, minsan naliligo ako, bigla na lang wala nang tubig. Kasi bakit? Wala nang kontador. Putol na. Okay, so sa sitwasyon na yon, sabi ko, stop muna ako ng pag-aaral, tutulong muna ako sa pamilya. Kasi wala na pong naghahanap buhay, wala nang makapag-provide sa akin ng pag-aaral, doon sa pag-aaral ko. Okay, so until na napapasok po ako sa Watson's. Ang sweldo ko, ito. No, kahit graduate ako ng Lasal, no, alam ko naman na magaling naman po ako, pero pinatos ko na po yung 8,000 pesos a month. Okay, so pinatos ko yan. No? Diyan ko kinukuha syempre yung pamasahe ko, pagkain, lahat na. May matitira ba ba tingin nyo? Wala na. Okay, so yun po yung nangyari sa akin. No, nagpipray ako, sabi ko sana naman, no, makalipat ako ng iba pang trabaho yung mas malaki ang sweldo. Okay, so isang araw, meron akong kaklase, sabi niya sa akin, uy, baka meron kang kakilala na gustong kumita ng 20 to 30,000 pesos a month. I-refer mo naman sa akin. Okay, so sabi ko sa kanya, bakit ibang tao yung hinahanap mo? Pwede ba ako dito? Kung kayo may sweldo 8,000, tapos yung kaibig, yung kakilala mo naghahanap 20 to 30,000. 'Di ba? Isipin mo, pwede ba ako na lang diyan? Tama? So sabi ko sa kanya, ako na lang. Please, pakiusap, ako na lang. Ayaw po niya. Sabi niya, hindi ka kasi hinahanap ko yung ibang tao.
Ang kulit, di ba? Oh, alam niyo po, pinagsiksikan ko yung sarili ko. At sabi ko sa kanya, sige na ako na lang. Kasi gusto kong makatulong sa bahay. Kasi ang natitira lang sa akin, 500, minsan less than 500 pesos pa. Baka pwedeng ako na lang. Siguro po naawa sa akin yung ano ko, 'di ba? Yung classmate ko. Sabi niya, "O sige, ikaw na lang." So from Cavite po, no, ako po ay nag-travel papunta po dito sa Ortigas kasi dito daw po kami magkikita. Ngayon, ito. Yung night before, sobrang excited ako dito. Tumawag ako sa kanya. Sabi ko, yung 20 to 30,000 pesos, ano yung kailangan kong dalhin? Ano yung mga requirements? Sabi niya sa akin, basta des, dalhin mo na lang yung mga pwede mong dalhin. Ba't kayo natatawa? O, alam niyo po, no? Nag-print po ako ng resume. Okay? Tapos, sabi ko pa sa kanya, kailangan ba ng picture? Oo, dalhin mo na yung picture. Dala po ako ng picture. Sabi ko, paano yung NBI? Sige, NBI, dalhin mo na rin. Kompleto po ako ng requirements. Okay. So, alam niyo po, no? Yung aking resume, bawal magusot, di ba? Pag mag-apply ka, alam nga naman ibibigay mo gusot. Hindi pwedeng gusot. So, ang ginawa ko po, nilagay ko siya sa envelope na brown. Okay, tapos yung envelope na brown, nilagay ko sa envelope na white. At kinabukasan, naka-business attire ako, naka-ano pa ako, naka-palda ako, mag-a-apply ng trabaho, di ba? Tapos, yung akin pong envelope nakalagay dito. Tapos pumunta na ako dito sa Ortigas. So, sobrang excited ako dito. Sinalubong ako nung classmate ko. Sabi ko, saan na, saan na yung interview? Alam niyo po, no, sabi niya, saglit lang. No, samahan mo muna ako, tawid lang tayo ng kabilang building, tapos samahan na kita sa interview. Okay, so alam niyo po, no, sumama ako sa kanya, tapos tumawid kami ng building, tapos pumasok kami sa isang room, no, tapos po pinaupo niya po ako sa second row. Ganyan. No, ako naman, busy po ako. No, kasi bakit? Gusto ko makapasa dito. Sa National Bookstore, meron akong biniling libro. Yung librong binili ko sa National Bookstore, How to Win a Job. Habang nakaupo po ako dyan, binabasa ko siya. Di ba? Kasi kailangan memorize ko yung sagot. Kasi pag hindi ko memorize yung sagot, alam nyo naman po, pag tinanong na ako ng paikot-ikot na, hindi ko na alam yung sagot, wala na yung 20 to 30,000 a month. Di ba? So, minemorize ko. Sabi ko, ano yung sasagot pag tinanong, what are your strength? Di ba? Alam ko na yung sagot. So, alam nyo po, no, habang nakaupo ako dyan, minememorize ko, kinakabisado ko, and alam nyo po, no, pag upo ko dyan, wala pang ilang minuto. Kay pagtalikod ko, punong-puno na ng tao. Parang ganito. So, sa madaling salita, ako po ay kinidnap sa ganitong klase ng negosyo. Okay, so meron ba dito na in-invite na hindi alam kung anong meron dito? Meron? Ayan. Si ma'am, in-invite, hindi alam kung anong meron dito. So, ganyan din po ako. Pero alam niyo po, no, habang nakaupo ako dyan, ang dami nagsasalita sa harap, di ba? Tinawag na yung speaker, nagpapalakpakan. Tinawag na yung nagkikwento na dito, di ba? Na malaki daw yung kita, pwede daw kumita ng milyon, pwede daw magkabahay, pwede daw magkasasakyan. Habang nakaupo po ako dyan, nakaganyan ako. At sabi ng utak ko, imposible yan. Okay, so sino dito yung pag nakakita ng malaking amount, sumasarado na yung utak? Katulad ko. Meron? Okay? So alam niyo po, no? Ako ganun. So kaya lang po, no? Hindi maalis sa isip ko, okay? Yung sinasabi ng speaker.
No, ang sinasabi ng speaker, may pinakita siya sa aking timeline. Kita ba dito? Ayan, so sabi niya, ito i-share ko, i-share ko lang din sa inyo. Okay, so i-share ko lang din sa inyo. Sabi po ng speaker na nagsasalita, ito daw, okay, kung papaano, how most people live their life, papaano daw nabubuhay ang tao. Okay, ang tanong ko po sa inyo, ilang taon ang lifespan ng isang tao ngayon? Ha? 80? 70? 65? 50? Ayan, pabata ng pabata, di ba? O, eto, nung nakita ko to, na-realize ko, grabe pala. Kailangan ko pala talaga, okay, nabuksan yung mind ko, kailangan ko magnegosyo. Kasi bakit? Tingnan nyo po ah. This is how people live yung buhay natin. Paano yung buhay natin? So, when we age from 0 to 80, sige, sagarin natin. 80 years old, pinakamatanda. Okay? May 80 years old ba dito? Ah, wala. Wala pa daw. Mga bata-bata pa, di ba? So, from 0 to 80 years old. Imagine nyo po, from 0 to 20 years old, nung tayo, ito yung edad natin, papansinin mo ang buhay po natin. Ba? We live, we laugh, we learn, we play, we enjoy life. Nag-i-enjoy tayo nung oras na yan. Tama ba? Wala po tayong masyadong problema. Tayo po ay masaya. Tama? Pero, tingnan nyo po ito. When we age 21 to 60, nung nag-age na tayo ng 21 to 60, kung katulad ko kayo na nagtatrabaho before, we survive Monday to Friday. Tama ba? Sino po dito yung worker or yung may trabaho? Ayan. So, ito po, sobrang struggle. Okay? Yung every morning, gigising ka ng napakaaga. Tama? Tapos, gusto mo nang umuwi, late ka pa rin makaka-uwi because ma-traffic. Tama ba? So, we survive Monday to Friday. So, anong ginagawa natin pag-weekend? Di ba? Nag-enjoy na lang tayo. Di ba? Nakikipag-inuman. And of course, we complain about life. Okay? Sobra po tayo mag-complain sa buhay natin yan. Tama? Yung mga oras na yan. Di ba minsan nga, sina-shoutout mo pa sa wall mo eh. Sabi mo minsan, buisit na? Buhay? Yan. So ngayon, nandito ba tayo sa age range na yan? And alam nyo po, no? Nakakalungkot kasi bakit 60 plus to 80 years old, okay? We are retired. May mga regrets po tayo. And of course, yung iba, we wish to be young again. Sana pala, katulad ako nung ganito, sana pala ganito, ganito, ganito. Ang daming regret sa buhay. And then, yung pinaka-worst po, yung iba, hinihintay na lang, mamatay. Okay, so alam nyo po, no, ang buhay natin, pag ganito na, sad na, napakalungkot na po. Tama? Okay, ngayon, ito po, reality check. Mabilis na lang to. Okay? 10 years ago, anong problema natin? Pera. Tama ba? Namumroblema ka na ba ng pera 10 years ago? How about ngayon? Namumroblema ka ba? Ang good news po niyan, 10 years after, ang problema pa rin natin, pera. Okay, so pag hindi natin ginawa ng paraan, ang problema natin, pera. Ngayon ito, bakit ka ngayon na-invite dito? Bakit ka ngayon nakaupo dyan? Kahit may trabaho ka, pinilit ka nung nag-invite sa'yo. Kahit may negosyo ka, pinilit ka nung nag-invite sa'yo. Kahit nga nasa bahay ka lang eh, kinaladkad ka na nung taong nag-invite sa'yo eh. Tama? Kasi bakit? Gusto niyang ipakita sa'yo na meron pang pag-asa. Diba? Etong mga kababaihan na to, diba, pwedeng
yumaman pa. Okay, so let's be practical. Nakakita na po kayo ng gripo? Okay, so ito, iahalin tulad ko lang. Yung gripo, this represent yung income natin. Kung ikaw ay empleyado, kung ikaw ay negosyante, kung ikaw ay kung ikaw ay merong ayuda na natatanggap, tama? May pension. Okay? So this represents your income. Ito namang balde or yung timba, that represents our life. Okay? So ngayon, imagine nyo po, hindi natin alam yung balde natin or yung timba natin, ang daming butas. Pansinin mo, bakit hindi, kahit may pumapasok na tubig or income, bakit hindi napupuno, may butas? Ano yung butas? Yan po yung araw-araw, di ba, bibili ka ng load? Yan po yung every month magbabayad ka ng bahay? Yan po yung every month magbabayad ka ng kuryente? Yung every month, no, may binabayaran ka. Kaya kahit anong pasok na income, walang nangyayari. Kaya laging problema natin, pera. Tama? Tama ba? Ngayon ito. Ito po, si I-FERN, yung nakita nyo ngayon is another opportunity, no, na pwedeng magdagdag sa atin ng income. Hindi tatanggalin yung ginagawa mo, be practical, dadagdagan natin. Okay, pag dinagdagan po natin, dalawang gripo na yung nagpupuno dun sa balde mo. Mas mabilis ba na mapupuno? At pag mas mabilis po mapuno yan, ang mangyayari, kukuha ka na ng isang balde at yun na yung pwede mong maging savings. Diba? Bawat isa sa atin, no, marami tayong mga plano sa buhay, pero hindi natin napaplano ng maayos kasi bakit? Walang opportunity. Ngayon, nandito ka, nakaupo dyan. Diba? Makikita mo, may pag-asa pa. At ngayon, sobrang swerte nyo pa kasi bakit? May mini ladies pa na tutulong sa'yo. Ito po ang nangyari sa akin. Because nagdagdag ako, yung akala ko na income ko na parang pandagdag lang, talaga pong ginawa niya, tinupad niya yung mga pangarap ko. Okay? So nakapag-save po ako, no? Nakapag-travel ako iba't ibang bansa, no? Nakita niyo po dun sa video kanina, no? Nagkaroon po ako ng mga sasakyan. Okay, so ilan lang po ito. Ito po yung bahay ko. Ayan. Ayan po yung mga sasakyan namin. Okay, ito po yung mga nanggaling po dito kay I-FERN. Ngayon, ikaw, nakaupo dyan, wala ka namang ginagawa, dadagdagan mo lang ng I-FERN yung ginagawa mo, maniwala ka. Ito, tingnan mo ngayon. Okay? After mo magdagdag ng pagkakakitaan, will you be like most people, yung katulad nung kanina, or will you be this person? Okay? 0 to 20 years old, masaya yung buhay mo. Tama? 20 to 60 years old. Anong kailangan nating gawin? Ngayon pa lang, mag-create na tayo ng maraming streams of income. Ngayon pa lang, magdagdag ka na ng pagkakakitaan mo. Si I-FERN yun. Okay? Network with people, continue learning, and of course, sa age pa lang na ito, 20 to 60 years old, hindi ka pa nagsisenyor, nai-enjoy mo na yung buhay mo. And by the time mag 61 to 80 years old ka, you will retire happy. Gusto nyo ba yon? Okay? You will live the best life you can be. At ikaw na ang pinaka masaya. Okay? You enjoy your life. Okay?
and be happy till the rest of your days. Habang nabubuhay ka, ini-enjoy mo yung buhay. Okay, so alam nyo po, no, ito yung isa sa matinding realization ko na nangyari sa akin. Sabi ko, hindi pala aksidente na napaupo ako dyan. Hindi pala aksidente na na-invite ako or nakaladkad ako nung taong nag-invite sa akin. Kasi bakit? Binigyan pala ako ng napakagandang plano na hindi ko kailangang mag-age ng matindi. Okay? Or umidad ng medyo matanda na para ma-enjoy. Ngayon pa lang pwede mong ma-enjoy ang buhay mo. Okay? So, again, yung tao po na nag-invite sa'yo, ngayon pa lang, pasalamatan mo na yan. Kasi bakit? Yan taong nag-invite na yan, ginamit yang instrumento para makita mo yung napakagandang opportunity na mabago ang buhay mo. Kaya alam nyo po, no, hindi po kayo magtataka. Bakit sa Facebook namin, grabe, no, bakit sa Facebook namin, every time may post kami, thank you Sir Tom, thank you Madam, thank you I-FERN, thank you Sir Tom, thank you Madam, thank you I-FERN, thank you Sir Tom, thank you Madam, thank you I-FERN, paulit-ulit, yan po ang nakikita nyong post ng mga taong nasa I-FERN. Kasi bakit? Hindi po namin alam kung paano namin pasasalamatan ang kumpanyang ito dahil sa pagbabago ng buhay namin. Hindi namin alam kung paano namin pasasalamatan si Sir Tom because may ginawa siyang I-FERN. Dahil kung hindi, no, grabe po. Kung babalikan ko lang yung kanina, gusto mo ba yung kanina or gusto mo ito? Mas gusto po natin ito.